Speaking of beauty queen, naging kasama mo si Herlin. Herlin, sa ano ba? Nagkasabay ba kayo? Carleen Aguilar. Herlin. Herlin Budon. Shrimp. Ah! Sana manalo siya sa kanyang... Is she deserve na magkaroon ng title? Oo naman. Writer. H. Speaking of beauty queen, kasi halos natanong ko rito sa ibang beauty queen. Parang ikaw ba, umbawa ka pumasok sa beauty queen? Parang inisip mo na gusto mo maging stepping stone yung pagiging beauty queen para maging actress, parang ganyan. Dati pa lang, gusto ko showbiz talaga, pero hosting. Hindi ko din nakita yung sarili ko na maging actress. Kasi love na love ko ang hosting, yun nga yung sinimulan ko dati sa Wawa Win, di ba? Bago ako nag-beauty queen. Kumbaga yun talaga yung pinaka gusto ko. And then, after that, ito na nga, nagkaroon ng opportunity sa Viva na binigyan ako ng project na a-acting ka. Dati kasi I do support roles, I'm given teleserye roles sa GMA, ganyan. Pero hindi ko siya isinasapuso. Parang alam mo yun, binabasa ko yung script, okay, ito yung character ko, turn-in niya ko. Alam, sige, gawin natin, ganun. Hindi siya talagang ngayon na talagang, okay, ito yung character ko, I immerse myself. Kumbaga kung ano man yung kailangan ko ng preparation, I watch a lot of films. And bago ko rin ginawa lahat ng upcoming projects ko rin, dito si, syempre simula sa putahe, talagang pinanood ko sila para mabuksan yung isip ko kung ano ba talaga yung larangan na pinapasok ko. So pinanood ko si Angelina Jolie, si Kate Winslet, kung napanood niyo po lahat ng pelikula nila, Sharon Stone, lahat. So pinanood ko na gusto ko maintindihan na okay, hindi lang ako maghubad dito. Kumbaga, hindi lang ako mapapasexy. Kailangan pakita ko na komportable ako sa kahit anumang role na gambalan. So, hindi ka ba, ano, hindi ka ba nagdalawang isip na gawin yung mga bagay na to? I mean, una diba? Natakot ako. Honestly, may hindi ako tinanggap na proyekto na very similar to this role noong una. So, sabi ko kay Boss Vic, I don't wanna do something kasi na hindi din buo yung loob ko. So, kaya yun, inintindi ko muna kung ano yung pinapasok ko. So, nung hindi ko ginawa yun, nagsisi ka? Hindi naman ako nagsisi. Parang happy naman ako. I think I'm meant to be in this project. Kasi, yun nga, hindi pa ako handa nung panahon yun. Kumbaga, ano na yung gusto ko maging actress, pero hindi pa lumalim yung pag-intindi ko. Anong project po yun? Nagawa ng iba? Nagawa na po siya. Yes, nagawa na po siya. But very similar to this character. Ano yung mas matindi? Eksena doon o eksena dito? Kung napanood mo yan? Kung ginawa mo yan? I think mas matindi po yun. Ah, talaga. Sa larangan ng mga love scenes and ano, I think mas matindi yun. Dito kasi parang naging balance naman siya na may love scenes and then nakita yun. Yun din yung sabi ko na I don't just wanna be, you know, just pero meron sexy. Ba kayong ano, meron ba kayong usapan ni Direk na ito lang yung limitations ko? May ganun ka rin ba sa beauty meron queen? Meron akong limitasyon, syempre. Pero bago pa lang namin i-shoot, alam ko na kasi yung character or yung role ko. So, yes, may limitation ka, pero kung hindi mo rin kayang gampanan si Yuka ng buo. Kasi meron dun, may mga ginawa kami, syempre, na improvise na nawala na sa script, diba? Depende kasi minsan sa location, diba, nagbabago. Yung tulad nga sabi ni Mr. Ronnie na meron dapat kami love scene, pero hindi na natuloy. Kasi parang, we both feel na pagmamahal yung sa amin, hindi dapat siya maging one of the guys lang, na parang isa lang siya sa pumasok sa kwarto, ganun. So, nabago yun. Oo, kasi dapat may love scene talaga kami. Pero yun nga, parang kung hindi naman, yun naman yun ang gusto ko kay Direk Roman, na kung hindi naman kailangan, nakita nyo naman yung love scenes, kung hindi naman lahat yun hubad, or hindi naman, di ba? So yun yung nagustuhan ko rin, na talaga naalagaan ho ako at naprotektahan talaga, at nag-guide ho ng sobrang ni Direk Roman. Kasi alam niya rin na sobrang kabado ako, awkward, kasi nga first ko and then all out din yung pelikula. So, nagkaroon ka ba ng urong-sulong dun sa mga, kailangan ba talagang may dila? Kailangan ba talagang nakasubsubang ulo ko? Kailangan ba talagang ganito kahaba ang nakalabas? Sabi ng gabi si Janine. May mga gusto, actually, prior, it was just, ano, during that, bago namin i-take yung eksena, sabi ni Direk, gusto ko ng ganito, ganyan, yung dila nga gusto niya. Tapos, syempre, kinausap niya kami niya, yan, sabi ko, okay. And ano lang, nung when we were taking na the scene, inaantay ko din yung dila niya. Kaya sabi ko, bakit hindi? Ikaw lang, no? Di ba, naman sa'yo ako lang. So, parang, bakit hindi siya umaano? Tapos, yun nga sabi ni Ayana after na hindi daw siya wow, hindi marunong ilalabas ko. So, anyway, hindi naman, ano, ang akin kasi ganun ako kapag
I don't wanna destroy whatever creative vision na gusto ng director or ng buong production na, 'di ba? For as long as ano naman, I don't feel na nabastos ako sa scene. I don't feel na at I felt that it was necessary kasi nga yung character ko din hindi naman siya basta ano lang eh, basta pa sweet lang na ano, kailangan talaga ako yung parang experience way, expert actually. Sa, ako yung magtuturo sa nakita kanya. Naman namin. So, kailangan extreme yung ano, di ba, na makita yung innocence niyan sa akin, yung todo na ano. So, ayun. Right. Kasi nung sa Zoom, nabanggit mo na risk taker ka. Yes. Tapos, apa. Hindi ka sinusupport ng... Naku, wait lang, maiyak po ako. Okay. Ng family mo. Hindi, ang tanong ko, okay bang mapanood nila ito o anong magiging reaction o ipapanood mo ba o ano? Ayoko po. Ayoko po sana na mapanood nila kasi nga aside sa pelikula to, kahit nung sa Miss Earth ko, medyo yung nanay ko. Kasi yung ano po niya gusto, protective nanay lang po siya. Alam niyo yung sinisave niya ako sa mga heartbreaks. Mm. Hindi lang naman sa papasexy. Again, sa Miss Earth, talaga pinapag-backout niya ako dati. Kasi hindi naman siguradong mananalo ka dun eh. Wala namang ipinangako sa aking corona nung sumali ako. Talagang sumali ako with the intention na wala akong pagsisihan sa buhay ko. And ito siya. Ginawa ko na rin kasi nga gusto ko nang maging full-blown at seryoso na ako sa pagiging actress. So, kailan pa ba? Mm. Kailan pa ba? Lagi ba ako matatakot? Mm-mm. At palagpas na tayo sa kalendaryo. So, di ba? Lagi ba ako matatakot? Kumbaga, I'm doing this because I really wanna be the best actress that I can be. Sabi mo, ayaw mong mapanood nila. Paano kung meron silang Bibo, makapanoorin nila? Kinausap ko naman na po sila na... Pinaalam mo ba? Pinaalam mo? Hindi po. Hindi ko po siya pinaalam. Kahit naman na pagsali ko din before. Sa okay, pero paano nga? I just told them that I'm doing films. Ito, sexy siya. And hindi ko naman... Ayoko na po in-detali. Ko naman yung pinag-alaman. Okay, panuorin nga nila na without you knowing. I hope someday they will understand... And they will see also the vision that I'm seeing sa career ko. Kasi hindi lang, simula lang to, pero hindi naman yung intention ko, tara, pa-sexy, maghubad tayo. Hindi naman po yun yung intention ko. Ang intention talaga natin is ibigay ng buo yung sarili ko sa proseso para tungo dun sa gusto kong marating. Last and me, Janela. Last and me. Kumbaga, naging kasama, speaking of beauty queen, naging kasama mo si Harleen sa ano ba? Nagkasabay ba kayo? Harleen Aguilar. Harleen Budol. Shrimp. Nauna po siya. Ako sa kanya. Pero, nag-meet na kami doon mga a couple of times. Pero hindi kami nagkatrabaho. Pero yun nga, gusto ko yung personality niya kasi napaka-totoo. So I think yun yung maibibigay niya sa journey lang yan sa Binibining Pilipinas. Kasi yun din natutunan ko na kailangan mong magpakatotoo. Kasi dati insecure ako, natsinita ako, baka hindi ako manalo, kailangan Pinay, di ba, kailangan Tisay. Pero nung simula nung nagpakatotoo ako, dun siya ibinigay sa akin ng Diyos. So sana din, I wish her all the best and all the luck. Na sana manalo siya sa kanya. Is she deserve na magkaroon ng title? Oo naman. I think ang pagiging beauty queen, hindi para sa akin na manalo ka man o matalo sa isang pageant. Like ko to sinasabi sa lahat ng girls na gusto mag-aspire to be a beauty queen. Know your why. Bakit ka sumasali? Gusto mo bang sumali dahil gusto mo lang magka-corona or meron ka mas malalim na dahilan? Kasi dun, yun at yun ang babalikan mo kapag napapagod ka, kapag feeling mo, kapag natalo ka din. At kapag hindi binigay sa'yo, hindi naman ibig sabihin nun na ang pangit mo, you're less of a person, na hindi ka deserving. Lahat naman yun maganda, lahat sexy, lahat naghanda, lahat matalino. So, it's just really up to the organization kung sino yung gusto nilang piliin. At saka, if the stars will align, if it's really meant for you, yun at yun siya. So, it will never make you less of a person. It's just a title, it will end after a year. Mm-hmm. But more than that, is important yung takeaway mo dun sa competition mo because you will come out as a better and stronger person after that. Very well said.